Masaya po, sobra po ko masaya. Thankful ako dahil despite the situation we're in right now, yung husband ko po ay sobra po supportive. Sabi nga niya, sa hierarchy of priorities niya ngayon after we got married, number 2 ang career niya as a musician. Number 1 ang pagiging driver ko daw. Tapos kahit na po, maaga-maaga, isin ko ng maaga, magdadrive niya po talaga ako, susunduin niya ako hanggang anong oras ko. Kasi lagi mo rin siya kasama. Yes, sir. Yeah, minsan nga naawa na ako kasi minsan, pag, syempre may work din siya, di ba? DJ is also one of the most streamed male artists in the Philippines, pero driver ko siya. Tapos minsan, pag kailangan niya mag-meeting for work, so sasakyan mo lang siya nag-meeting kasi naantay niya ako. So, sobra po akong na-appreciate talaga yung husband ko, and I'm very thankful na we got married in the middle of the pandemic kasi kumbaga it's not as the situation is not as hard as it should be because nandun po siya sa tabi. Paano mo naman sinusuklian niyo bilang perfect husband? Aja. Syempre po in my own little way. Ikaw ba, ano ba yung top things na hinahanap mo sa mga nag-audition or magiging parte ng top class? Number 1 siguro is siguro odd but na siya yung number 1, but I think it's one of the most important, if not the most important, yung the a student with the right attitude. Kasi I believe that your talent can get you up there, but your attitude will make you stay there. Mas gusto kong katrabaho yung mga artists na alam nilang hindi pa sila ganun kagaling, but they are very willing to work and willing to learn. At alam niyo po yung always very open-minded sa mga bagay na pwede pa nilang matutunan. Number 2, I think, is kailangan, aside from having a good attitude towards their craft and their work, siguro yung kailangan they put in the hard work. Yun siguro na dapat siguro kailangan, hindi nga siguro, dapat talaga pag pumasok sa top class, dapat alam mo na ang dami mo sa sakripisyo, ang dami mo gagawin just to get you to the top and for you to learn. Yun. KZ, dati ikaw gina-judge. Yes. Ngayon ikaw and I'm still. I'm still a anong person feeling? Na palagi gina-judge. Anong feeling ngayon na ikaw na yung magja-judge? Dati ikaw yung gina-judge. Masaya po kasi literal na I've been in their shoes. So medyo alam ko yung pagdadaanan nila. I know how it's gonna feel pag nandun na sila sa rigorous na mga mangyayari dun sa competition. But I am very excited that yun nga po, nandito lang ako for them to guide them, to inspire them, to remind them na magiging mahirap ang journey na ito, but it's gonna be worth it.